Nandito na tayo sa ating motorsiklo ngayon, naikabit ko na siya dito sa ating motorsiklo. Nga pala mga kaibigan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya iwinairing dito sa ating motorcycle. Kasi alam ko, mas mahihirapan lang tayo naintindihin kapag ka ganun yung gagawin natin, okay? Mas malilito lang tayo lalo, alright? So ngayon mga kaibigan, idedemo ko na lang sa inyo mga kaibigan, mas maiintindihan natin kapag ka ganun, okay? So ngayon mga kaibigan, sa mga nakapanood sa una kong vlog, kung paano tayo mag-wire, demo ko nung una, sundan nyo lang mga kaibigan, sana natandaan nyo yung mga numero ng ating relay, okay? Kasi nakasalalay sa numero ng relay yung ating pagwa-wiring sa ating ilaw, okay? Ngayon mga kaibigan, yun nga itong number 30 na positive sa ating battery is nakadirect siya doon sa ating battery, okay? Sa positive ng battery, alright? Tapos ngayon mga kaibigan, yung negative naman ng ating battery is hindi siya nakadirect doon, okay? Ngayon ikinabit natin siya sa ating body ground. Ayan, ito yon, okay? So yung negative mga kaibigan, yun yung number 86, okay? Ito yung 30, positive, 86, ito yung dilaw, yung negative, okay? Tapos ngayon mga kaibigan, itong ating number 85, meron siyang extension na ito, switch, okay? Papunta sa ating accessories, okay? Sa motorsiklo, okay? Ngayon mga kaibigan, saan ba natin itatap yung ating number 85 sa ating accessories, okay? Itatap nyo siya mga kaibigan dito sa kulay black, okay? Kung mapapansin nyo yung wire dito, papunta sa ating brake, dito kayo magtatap sa taas itong kulay black. Dalawa kasi ito mga kaibigan eh. May green na may kulay yellow na lane, yan. Tapos mayroong itim dito, purong itim na wire dito sa taas, okay? Dito kayo magtatap mga kaibigan sa taas, okay? Tapos, lagyan nyo na rin siya ng switch, okay? Dito na kayo magsiswitch mga kaibigan. Kasi kapag ka dito kayo magsiswitch mga kaibigan, sa negative or sa positive niya, ito, nakahang yung relay natin. Nakahang yun, yung dumidikit doon, yung magnetic na to, nakahang. Kasi kapag inun nyo tong motor natin mga kaibigan, automatic na to nagagana, okay? Pero hindi pa umiilaw yung ilaw natin kasi nga, nakatap yung ating switch dito sa negative o kaya sa positive. So mas maganda mga kaibigan, dito na lang kayo maglalagay ng switch natin sa accessories, okay? Para hindi ito maghang. Mas magandang dito kasi para nakukontrol yung init at lamig. Sa umaga kasi mga kaibigan, hindi natin ito nagagamit, okay? Nakapatay ito. Kaya may posibilidad to na lumamig, okay? Kasi pagka nakahang to, umaga at hapon, naka-active, okay? Baka uminit siya, okay? Itong number 87 natin, itong dalawang wire. Ito na yung ilaw, okay? Yung positive ng wire ng ilaw natin, okay? Itong dalawang wire na puti, okay? Ito yung number 87. Ito yung output mga kaibigan na, yung number 87. Ito yung output, yung number 87. Papunta sa positive ng ilaw natin, okay? Sa wire ng ilaw natin. Tapos ito naman mga kaibigan, yung negative body ground nga na nakakonect dito sa motorsiklo natin, sa body ground ng motorsiklo natin. Dito naman kayo ngayon magtatap mga kaibigan ng negative, okay? Yan. So, extensionan nyo na lang mga kaibigan kapag kawala kayong ganito. Extensionan nyo na lang ng wire, dalawa. Tapos, ikabit nyo na lang siya dito sa body ground ng motor. Depende na yung mga kaibigan sa diskarte nyo kung paano nyo siya diskartehan, okay? Kayo na bahala mga kaibigan dumiskarte ng kung saan nyo ipoposisyon yung mga wire ninyo, okay? Sa akin kasi mga kaibigan, hindi ko pa siya ikakabit. Dinemo ko lang sa inyo mga kaibigan kung paano tayo mag-wiring ng ating fog light, okay? Kung saan natin siya ikakabit. Kung puro wiring lang tayo mga kaibigan, hindi natin matututunan, okay? Dinedemo ko na lang sa inyo mga kaibigan kung saan siya ikakabit, okay? Kung saan ilalagay or kung saan tayo magtatap ng wire, alright? Sana nasundan nyo mga kaibigan, okay? So ngayon mga kaibigan, susubukan na natin itong pailawin, okay? Switch natin yung motor natin. Ayan. Tapos, switch natin itong ating switch. So yun, gumana. Gumana siya mga kaibigan. So kung mapapansin nyo itong mga kaibigan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So yun yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na magnetic. Yan, kung mapapansin nyo yung gagalaw, yun, may gumagalaw siya.
dapat nandito dapat yung switch nyo mga kaibigan, kasi kapag kainon nyo yan, tsaka lang siya a-active. Yan. Tsaka lang siya mag-a-activate. Okay? Pag i-off nyo siya, tsaka lang siya hindi mag-a-activate. Kasi kapag naka-direct yung number 85 na yan doon, eh, automatic nakahang yan. Okay? So yun mga kaibigan, sa mga kaibigan nating hindi pa nakapanood ng ating ginawa, kung paano tayo mag-wiring ng ating ilaw gamit ang relay, eh, mamaya mga kaibigan, click nyo lang yung lalabas dito sa screen at mapupunta na kayo kaagad doon sa video na ating pinag-aralan. Okay, kung paano mag-wiring ng ating auxiliary fog light. Pwede rin siya sa mini driving light. Okay, kung mini driving light ang gamit nyo. Yun nga lang mga kaibigan, may kaibahan ng mini driving light kaysa dito. Sa mini driving light kasi mga kaibigan, two ways kasi yun eh, meron siyang high and low. Ito kasi mga kaibigan, high lang siya. Okay, so isang direction lang siya. Sa mini driving light is two direction kasi yun eh. Pero mga kaibigan, same lang din yun mga kaibigan. Same process lang din yun. Okay? So, kapag ka natutunan nyo to, eh, mas madali nyo na lang matutunan kung paano magkabit ng mini driving light. Okay? So, kayo na rin bahala mga kaibigan kung paano nyo ipoposisyon yung inyong ilaw sa inyong motorsiklo. Sa akin kasi mga kaibigan, hindi ko muna siya ikakabit. Yun nga kasi wala pa akong bracket. Eh, meron akong ginagawang bracket mga kaibigan. Hindi ko pa natatapos yung isa. Simple lang naman yun mga kaibigan. Napakasimple. Wala pa kasi akong pambili ng bracket. Baka naman. Baka naman. Meron dyan. Joke lang mga kaibigan. Yun mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa ating ginawang pag kakabit ng ating wire sa ating motorsiklo. Basta sundan nyo lang mga kaibigan ha. So ulitin na lang natin mga kaibigan para mas maintindihan nyo pa. Baka meron pang hindi mga nakasunod. Ulitin na lang natin siya. Okay? So ito nga number 30 mga kaibigan, number 30 sa relay, yung positive na wire pa direct doon sa battery ng ating motorsiklo. Sulat nyo na rin sa papel mga kaibigan, take note nyo na rin para hindi kayo makalimot kung malilimutin man kayo. Tapos ito namang number 86 mga kaibigan, ito yung kulay dilaw na nakadirect sa body ground ng ating motorsiklo, which is ito yon. Yan, ito yon. Dapat mag-extend kayo ng wire dito para sa negative wire ng inyong ilaw, okay? Tapos ngayon mga kaibigan, ito naman yung output natin, yung number 87. Ito yung dalawang puti, okay? Ito yung positive ng wire ng ating ilaw, alright? So yan, dito siya nakatap, positive. Tapos dito naman nakatap ngayon sa kabilang wire, yung ating negative wire, okay? Which is sa negative nga ng ating battery, okay? Na nakakonekta sa body ground ng ating motorsiklo. Alright? Tapos ito naman ngayon mga kaibigan, yung number 85 na kulay blue. Mag-extension na kayo dito mga kaibigan ng switch. Okay? Papunta sa ating accessories. Ayan. Okay? So ito yung accessories natin. Kulay black sa taas. Dito kayo magtatap. Tapos yung wire dito sa ilalim na mapapansin nyo, ito ang palatandaan. Wire na nasa brake natin. Tapos yun, dalawang color, green tapos black, which is ito, sa taas kayo magtatap, okay? So yun, pag pinagana nga, ayan, ito hindi nakahang kasi hindi pa nakaswitch. Pag isi-switch natin, tsaka lang siya gagana yung relay, okay? Kasi yung magnetic nga niya. Tapos gagana yung ilaw natin. Alright, so yun, ganun lang kasimple o ganun lang kadali mag-wiring ng ating mini driving light or yung ating mga auxiliary fog light, okay? So, hanggang dito na lang ang ating video mga kaibigan. Sana nasundan nyo yung ating pinag-aralan na ito. Napakadali lang naman mga kaibigan, basic na basic nyo lang yan. Saka, alam ko mga kaibigan na kayang-kaya nyo yan. Alam ko rin mga kaibigan na mas magaling kayo sa ibang mga mekaniko na nagwa-wiring, okay? Kasi, may mga iba kasing mekaniko mga kaibigan na basta magkabit lang sila, magkaroon lang sila ng budget, yun na yun. Pero kapag ka ginamit mo na, nagkaroon ng problema, mahirap balikan, di ba? Tapos yun mga kaibigan, kaya natin yan, kaya niyan mga kaibigan. Huwag kayong susuko, kaya niyan. Okay? Basta sundan niyo lang lahat ng mga tutorial na mga pinapanood niyo. Alright? Kung hindi niyo man pinapanood tong tutorial na to, sana matutunan nyo rin yung ibang tutorial na ginagawa ng ibang vlogger natin. Alright, so yun, hanggang dito na lang mga kaibigan. Click nyo lang mga kaibigan yung ating video na magpa-pop up dito sa ating screen. Tapos huwag nyo na rin kalimutan mga kaibigan na mag-subscribe, mag-like, share nyo na rin
para sama-sama tayo sa mga video na gagawin natin. Tapos, comment na rin kayo mga kaibigan kung meron man kayong mga suggestion na gusto nyong sabihin sa akin. Okay? Kung meron man akong pagkakamali dito sa pag-wiring ko sa mga marunong, mas may alam pa kaysa sa akin, correct me na lang mga kaibigan. Ha? Okay? So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Peace! Ingat sa ating lahat. Yo!